So yun na guys, ito na yung ating tutorial kung paano natin lagyan ng ating mga video na... So yun guys, ito guys, click natin tong ating mukha. Yan. So hanapin natin YouTube Studio. Click natin yan. So, hintayin natin kasi loading pa siya. So, ayan. Nasa ano na tayo sa dashboard. So, hindi natin yung pakialam yung dashboard natin. So, dito tayo sa video. Click natin yung videos. So, maghanap tayo ng mga upload ko na wala pang end screen. So, dito tayo sa live. Usually, wala pa ito. So, yun. I-click natin yan. So, yun. Nandito na tayo sa video na to na wala pang end screen. So, yan. Click natin itong details na parang lapis. Yun. So, ngayon, hanapin natin yung ito sa kabila. Dito natin hanapin yung end screen. So, ayan. Visibility, meron siyang public, playlist. So, sa baba ng playlist, ayan po yung end screen. So, click natin yan. So, ayan. Yan yung kalalabasan ng ano video na lalagyan natin ng end screen. So, ayan guys, pipili tayo dito. Dito sa, ayan o, plus element, import. Import from video. So, yan. Ide-drag lang natin ito, no? Yan. Pipili tayo kung ano yung gusto natin. So, kayo, kung ano yung gusto nyo na may end screen. Kung itong mukha nyo lang or kung anong mga video na gusto nyo. Kasi, meron naman dyan pagpipilian. So, usually, yung inano ko, siniselect ko is itong ano lang. So, i-try natin ito. So, ayan na siya. So, ayan, makikita nyo din yan, oh. So, best for viewer, si ano maglalagay niyan, si YT. So, ito yung pangalan natin, subscriber. Tapos, yung isa, mag-select tayo ng playlist. So, ayan, ilalapit ko. So, ayan na yung best of viewer. Ito yon. So, hindi tayo mag-select niyan, kundi si YouTube. So, itong playlist kasi naka-red, yan yung ano natin, isi-select. Yan. Click natin yung paste. So, yung playlist lumabas. So, click ulit. So, kung ano po yung gusto nyong i-ano, halimbawa, yung mga silent LS nyo, yung mga cooking. So, usually nilalagay ko ito lang, ano, favorites kasi mga ano lang to, short video. So, ayan na siya. Ayan. So, ito yung subscriber. Subscribe. Ayan. Yan yung subscribe ko. So, itong best for viewer, si Lolo na maglagay niyan. No? So, ayan. Natapos. Tapos na tayo mag-select. So, i-drag natin ito. Ito. I-drag natin ito, ha? Ayan. Hanggang dulo. Kasi nga, end screen nga naman. So, hanggang dulo natin yan i-drag. So, pag i-drag nyo naman din, makikita nyo dito. Makikita nyo dyan kung ano yung kahinatnan. Ano yung resulta. So, ano pa natin yan. Adjust. Yan. So, yan na yun. Yan yung end screen. So, once patapos na po ang ating video, lalabas po ito kung ano yung ilalagay dyan na best for viewer. Pero video pa din natin yan. Parang ano lang siya yung sikat ba yung madaming views. Yan yung ilalagay dyan ni Lolo. Tapos yung sinelect natin, iyan. Tsaka yung mukha natin or yung pangalan nyo kung ano yung nasa profile picture. Nasa profile picture nyo. So yan na yung end screen. Pwede nyo din yung i-drag pataas. Ayan. Ito rin, pwede rin, ganyan.
So, pwede naman siyang ma-drag-drag. Ayan, di ba? So, mas maganda po kasi kung meron tayong end screen. Dagdag din to sa points. So, ayan. So, ayan na. Sana po ay na sundan niyo ang aking quick na, no? Quick na tutorial. So, after all, so, magsa-save na po tayo. Ayan, save natin. So, ayan na, meron na. So, yun lang yun. Punta tayo sa video, then details, then may lapis, then pupunta tayo sa gilid, pinakababa, playlist, then end screen. So, tapos save. So, tingnan natin. So, ayan na yung end screen natin, guys, na nilagay. O, see, diba? Oh, ganda tingnan. So, yan yung inano ni Lolo. Siya yung nagpili niya. Best of viewers daw. So, yun lang guys. Hope na meron kayong natutunan sa aking short tutorial about end screen. Maganda din kasi may end screen para pwede yung i-click ng viewers after na ano ba gusto niya pa nilang manood dun sa video mo, so pwede nilang yung i-click yun, so dagdag din po yun sa watch hours natin. So yun guys, hope you like it. See you in my next vlog. Bye bye, I love you all.